Hello po sa inyong lahat mga kabatchas, nandito na naman tayo upang tutukan ang katatapos lang na round number 4 dito sa ongoing 44th World Chess Olympiad na ginaganap ngayon sa Chennai, India. Unahin natin sa Open Division, ang nakaharap natin dito ay ang Team Monaco. Kung mapapansin nyo sa Board 1 mga kabatchas, ang katapat ng ating Grandmaster ay Woman Grandmaster. Dito pala sa open category, pwedeng sumali ang mga kababaihan. Pero sa women division naman, hindi pwedeng sumali ang lalaki doon. Dito open category kasi, okay? 4 games ang ia-analyze natin mga kamatchas para makita natin kung ano ang nangyari. Nag D4 dito si WGM at nag Knight F6 naman si GM Banjo. Nag Knight F3, nag G6, G3. So Fianchetto na nag D6. Ibig sabihin ito ay Fianchetto Kings Indian. Kasi kapag nag D5, Fianchetto Grandfeld. Okay, iba yung D5 sa D6 eh. Nag D6 lang, nag C4, Knight C6, nag Knight C3, at nag Pano variation. Kings Indian, Fianchetto, Pano variation yung A6. Nag H3, ayan, para walang Bishop G4, nag Rook B8, yan talaga ang theory niyan para makapag-create kagad ng mabilis na pressure sa queenside. Nag E4, sinolid naman ang sentro. Nag B5, capture. Nag Rook E1, nag B4, pressure kagad, pumunta sa gitna. At dito umiwas, nag Knight E8. Kasi dito mga kamatchas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture yan? Eh, madodouble pawn yan ah. Eh, pag kinapture-capture kasi, saan pupunta yung knight? Usually, yan, knight A5 o kaya knight A7. Pagpalagay na knight A5, ito kasi double pawn, no? Pero nasa sentro kasi. Tapos, makakapagbigay pa ng advantage sa semi-open E-file. Tapos, later on, magbibishop G5 yan. May pressure din yan na compensation sa isang banda, mga kamatchas. Kaya dito, umatras muna para pag E6 ay talagang aatras lang ang knight sa D5. Nag-bishop G5, ayan o. Talagang tuloy-tuloy para di maka E6. Nag-H6 muna, bishop E3, then bishop D7. At ito ang bagong talop. Bagong talop muna tayo mga kamatchas. Alam niyo yung talop? Ha, comment na lang sa section below sa mga hindi pa nakakaalam. Ayan, research nyo. Bishop D7. Kasi ang mga tinalupa na dito mga kamatchas noong araw ay E6, paalis lang sa knight, at meron ding tinalupan na knight A5. Ayan. Eh, may bagong talop ngayon. Eh. Tingnan natin, sariwa ito. Nag-bishop D7, nag-queen D2, pasimple, dapat matalas ang mata natin. Nag-G5, ayun, medyo kakaibang pattern yung G5, no? Usually, ito yan eh, King H7, para simpleng depensahan lang ang H6, pero tingnan natin. Nag-G5, nag-A3, ayun, gusto na kagad basagin yung B4. Nag-Knight A5, ayun, naispata ni GM Banjo na, uy, may B3 weak square, double yan. Nag-Queen C2, inagapan lang. Nag-B3. Ayun, yun nga lang, medyo bahagyang lumamang ng kaunti ang evaluation bar ng puti. No? Sa computer, ang gusto ito, mga kamatchas, capturing na eh. Na kapag kinapture ng tore, sabay aatras lang, Knight C6. Weak yung B2. Maaring ganun ang gustong mangyari dito ng engine. Pero balik tayo, nag-B3, Queen C3, nag-Rook A8, depensa lang sa Knight, nag-E5 na. Ayan na. Yan ang dapat bantayan dyan, yung diagonal Fianchetto eh. Nag-C6, pang paalis sa knight, umatras knight B4, nag-Rook C8, ayan, para may break mamaya. Rook AC1, nag-Knight C7. Medyo pit-pit lang ng, kung titignan nyo, medyo ipit ang black eh, no? Kaya ang evaluation bar ay buhos sa kapaboran sa puti. Nag-Bishop D2, knight B5, threat ang queen, umiwas queen D3. Nag-Rook E8. Nako, lalong lumaki evaluation bar ng puti. Ang tira daw dapat ay C5 na. Ah, yan na pala kagad, no? Ah, paano kung bumalik? Mag-Knight D5, C4. Ah, okay. Lamang pa rin ang puti, positional, no? Pero, ang dami pa mangyayari dito. Okay, balik tayo. Pero ang ginawa, Rook E8, nag-Knight A6. Bumasok, ano idea niyan? Ah, may threat ba doon? Medyo malalim yung knight a6 ha. Nag-bishop to e6. Ay, nako, sumagad mga kamatchas. Decisive advantage si WGM. Si, ano, paano babigkasin yan? Dornbush. Dornbush ba yan? WGM na lang. Ayan. Dapat daw dito rook a8. Tapos, babalik lang. Nangulit lang pala yung knight na yun. Wala rin palang laman yun. No? May mga kulit-kulitis din eh. Pero balik tayo, no?
Nag bishop e6 si GM Banjo, nag a4, inatake ang knight, knight a7, atras, bishop b4. Ayun, dito may na-miss si WGM. Eto raw mga kamatsas, oh. Boom! Bishop g5 na pala. May kalaliman lang. Kasi tinan nyo laman, ah. Capture, capture. O, di may kalikot check doon, no? Pero may tatakbuhan pa naman, eh. So, dito binigay, queen d7, check, king f8, sabay queen h5, oh. Grabe pala yan. Parang halos walang magawa dito ang black. O, anong gagawin? Tinesting ko na nga, eh. Pag nag d5, may knight c5. O, kakapturin yon, check, tapos mamamatsas f7. O, bosh. Kapag naman kumapture, ito pa rin. Knight c5 pa rin. Hindi pwedeng capturein, no? Pag naman gumanito, balik tayo. Halimbawa, kung mag-rook a8 lang, mag-rook c3 lang. Sabay mag-rook f3. Hindi pala yung paparating na yun. Halos unstoppable na pala pagka ganito, mga kamatsas. Ang lalim nga lang ng approach ng computer. O, balik tayo. Pero bishop b4 ang ginawa ni WGM. Hindi niya napansin yon. Nag-knight b7, kumapture sa d6 capture. Nag-knight d2. O, pababagsakin yung pawn sa b3. Nag-queen b6. Ayan, para pag kinapture, capture, eh, mabibitin yung knight sa a6. Ang gulo ng laban nila, no? Magols! Nag-bishop c3, pang-depensa din. May threat din pala at the same time yung pawn sa d4. Nag-knight a5. Nag-knight b4. Kasi may ganito pala, no? May knight c4, no? Pag kinapture, madidisconnect ang depensa, kakapturein. Complicated ang laban nila. Knight b4, nag-bishop d7, knight c4, ayan, exchange, bishop e6, nag-queen d3, bishop d7, nakulit ang bishop ni GM Banjo, pasayaw-sayaw, ano? Nag-king h2, rook b8, oh, nakiramdam lang, knight a6, nandiyan na naman yung ang kukulit ng mga tirada, no? Rook a8, knight b4, oh, hindi na nyo, sayaw-sayaw technique ba tawag dito? Kumapture, capture, knight c8. Ayan, para makover yung e7, a5. Ooh, grabacious, no? Oh, grabe, tapang nung sacrifice, oh. Kinapture lang, may knight c6. Malupites. Nag-rook a4 yun lang. Kakaunti na naman ang espasyo sa black evaluation bar. Dapat daw ang tira ay rook f5. Threat yung pawn, ano? Tapos ito ang binigay na continuation ng computer, eh. Check daw, capture. Capture. Oh, pero okay to, no? Parang, yun nga lang, pag nag-queen c7, may capture dito. Knight a7 ang gagawin, ano? Yan, tapos knight e7, checking f8. Knight g6, checking g8. Tapos queen e4. Ay, nako, grabe. Super complicated game. Okay, balik tayo, no? Lamang lang ng konti ang puti. Balik tayo. Pero ginawa ni GM Banjo, nag-rook a4. Knight e7 check, kumapture, capture. Nag-queen d8, pampaalis, umatras, rook e2, queen b8, bumalik ulit. Nag-queen d8, umatras naman sa e1. Ayun, mas sagad ang atras. At dito, nagbago si GM Banjo. Naramdaman niya na, uy, makikipagtabla na lang to, pabalik-balik. Eh, gustong pilitin ni GM Banjo. So, nag-queen f6 siya. Nag-rook e2, depensa sa f2, at dito nag-rook a1. Yun, inagaw ang first rank. Nag d5. Oh, yun, threat. Queen f5. Uy, grabe. grabe, just pasayaw-sayaw evaluation bar, ano? Umapabro lagi sa puti. Ah. Dapat daw dito queen d8 na lang. Tiis-tiis na lang munang bumaba. Paano kung capture rin to? Capture, capture. Paano kung palipa rin to? Sabay queen f6 na lang. Ah, okay, slightly better, no? Lamang ng isang pawn pero medyo mahirap yan, mahirap. Kasi barado yung fianchetto bishop eh, kumpara sa bishop ng black. Ayan, ito yung mga senaryo mga kamatsas na lamang ng isang pawn pero mahirap yan sa aktwal. Okay, so, balik tayo. Pero nag-queen f5, rook e8 check, atras, queen d4. Ay grabe, gumuguhit ang panganib, obligado mag f6, mamamatsas sa h8 eh. Nag g4. Yun, buti na. Buti na queen to queen. Nag-rook b8. Ayan na, mamimitas na ng mga weak pawns. So, dito nag f5 para mawala ang double pawn. Makaiwas na rin sa threat. Nag-bishop f3. Kumapture, capture. King f7. Rook b7. Pin muna. King e8. Kinapture na yung b3. Talagang grabe. Decisive advantage si WGM. Nag-bishop e7. Check. King f7, rook b7, king e8, rook b4, bishop g5,
Bishop D2. Ayun, para pabagsakin yung pawn. Nag-rook A4. Obligadong depensahan. Huwag naman ibigay lahat. Rook B8 check. Umayaw sa exchange. King E7. Nag-bishop C3. Ayan, para medyo complicated. Iwas-iwas sa exchange. Nag-rook A1. Umabalik talaga. Suki talaga ng puti yung evaluation baro. Oh, balik na naman. King G2. Rook C1. Rook B7. Pero mahirap pa naman. King D8. Rook B4. Nag-rook A1. Time check tayo, no? 47 seconds dito si Dorn Bush. Ayan. And 12 minutes pa si GM Banjo. Nag-bishop dito. Rook A4 ulit. Oh, nakita na natin to, ah. Nag-B3. Ayun na. Oh, namilit na. King C7. Bilangan tayo pawns. Lamang ng isang pawn dito. Si WGM. Nag-bishop E2. Bishop E8. Bishop A5 check. King B7. Bishop B4. Balik ulit, nag-king F3, bishop G6, bawal kang lumabas. Ginawardyahan, ano? At nag-bishop D2, nakaw, kakapture na. Bishop C2, obligadong kumounter. Nag-bishop C4, yun lang, ito. Ito ang naswertehan naman ni GM Banjo. Ayun, nakarecover, no? Dapat daw tira dito B4. Decisive advantage pa rin ng puti, no? Okay, balik tayo. Nag-bishop C4, edi nakasundot ng bishop D1 check. King E4, Bishop C2, check. Ayun. Nag-Bishop D3, binigay na lang yung pawn sa B3. Kinapture. Nakaw. Chalap-chalap. Nakarecover bigla. King E3. So, ito po, no, pag kinapture, kakapturin lang din yung bishop. So, opposite colored bishop. Wala na, alam na yun. King E3, King D7. Kumapture, capture na. So, ito, same colored bishop, pero wala, tag-dalawang pawns eh. Nag F4, capture, capture, King E7, Bishop C2, at dito nagtabla na sila mga kamatyas. Hingal kalabaw ang nangyari dito, sigurado sa side ni GM Banjo. Nakakapagod ito mga kamatyas. Nagtapos ang laban nila sa 81 moves. Matindi siya si WGM, ha? But kung naglaro siguro siya sa Women Division, baka matindi yan, malakas eh. Pero 22 lang ang rating, ano? 22.47, pero malakas. O, kulang pa sa push pa talaga. Nako, malaki ang hinaharap nito ni WGM sa hanay ng kababaihan. Okay, dako tayo sa board number 2 battle. Ayan, GM Jan Paul Gomez kontra kay Ribegren Carl. Okay, nag-D4 si GM Panjol, Knight F6, C4, G6, Knight C3, Bishop G7, King's Indian Battle na naman, nag-F4, ayun, 4 pawns attack ang tawag dyan sa klase ng King's Indian na yan. Nag-Castle, Knight F3, nag-E5, aba, aral itong si Ribegren na, pinasabog lang ng E5, kinapture, capture, at nag-D5. Ayan, atin munang gisahin ang mga kaganapan dito para klaro sa atin mga kamatyas. Ano ang mangyayari kung capturing ng knight ang pawn sa e5? O di, lamang na ng isang pawn dito, puti, lalabas, di ba? C5 ang gagawin. Ayun. So, may pambasag sa sentro eh. Pag nag-d5 kasi, eh, may knight is e4 na. You know. May counter na. Mababawi din yung isang pawn. Sabog pa sentro. Ang king nasa gitna pa. Nakapag-castling pa ang black king. Naku po. Eh, kung mag-bishop E3 lang, anong gagawin? Kakapturin lang ito? Wala. Sa madaling sabi, sabog na mga kamatyas. Eh, oh, pwedeng mag-rook E8 nga lang. Hindi makaalis yung knight. Pag-capture, capture. Tapos knight takes E4. Wala. May pasabog sa gitna. Okay, balik tayo. Galing, ano? Pag ito naman ang pinang-capture, may queen takes D1 naman. O, pag knight takes, kuha yung pawn sa E4. Hindi, bali, wala yung kinapture na pawn sa e5. Pag king naman, may knight g4, may knight f2, double, at mababawi din yung pawn sa e5. Hindi pa makakapag-castling na yung white kasi nagalaw na king. O, yun. Grabe ha, ganda rin ha. Pero d5 ang good move dyan para manatiling solid ang center. Okay, tuloy na tayo. Nag c6, bishop g5. Tingnan natin ngayon ang bagong talop dito. No? Nag h6, bishop h4, knight bd7, nag bishop d3, nag g5, bishop f2, at ito ang bagong talop. O, talop muna gamitin natin sa lahat ng games ha. O, para makatipid tayo. Nauubusan ng bala eh. O, dito kasi ang tinalupa na dati ay Bishop G3. Yan. Okay. Yan ang ating bagong, anong tawag dito? Bagong of the day.
dito sa, de, bagong of the match pala, Talop. Okay, balik tayo. Nag bishop f2, knight g4, bishop g1, nag f5. Kumapture sa c6, capture, at nag queen e2, nag queen a5. Magulo din maglaro kalaban ni GM Panjol. Nag castling queen side, knight c5. Kinapture, capture na, at kumapture sa f5. Pinagka-capture lang, ha? Nag e4 ay talaga nga naman. May libro siguro ni Mikhail Talto, no? Ganyang kakapal. Mahilig mag-sacrifice, eh. Knight takes e4, at dito nag queen a5. Ayun, tiniret ang pawn sa a2. Nag h3. O, baka capture mo na naman yan. Pabayaan mo na naman. O, kala ko, masasobrahan ka sa sacrifice, eh. Nag knight f6, umatras. Knight d4. O, si GM Panjol naman. Sige, capturein mo. Kinapture nga. Bishop b1, queen a1, knight c5. Ah, grabicious yung natanaw doon ni GM Panjol, ah. O, nandyan nga, mukhang nakakalikot, pero kulang ang pyesa, no? Tapos, rook d3, ito maganda, sabay rook a3, ay, long colites, makukulong. Nag rook e8, queen c2, rook b8, knight db3. Oh, saan pupunta? Yun lang, walang pupuntahan? Yung kinapture na, walang pupuntahan. Knight xb3, queen a6, na sobrahan ka ng pasok sa teritoryo kasi Brad. Oh, nag rook he1, oh, tinapatan ng tore. Rook takes e1, queen b6, nag g4, oh, yan, para solid na solid ang pawn chain. At nag a5, nag c5 na, queen b4, knight d2. Ako, sapul ka ngayon. Nag king h8 umiwas. Kasi ang natatanging pag-asa na lang dito ng black ay kahit papaano nandyan ang queen para may gulo-gulo, no? Queen c4, queen to queen, todo iwas. Nag queen f7, at dito na pa-resign si Ribegren. Ayan. Bakit nag-resign? Kasi po, eto na ang kasunod niyan. Mayroon ng rook e7 na paparating. Pag umalis naman ang knight, may rook e8. O, tipong mabubuksan yan, pero wala. Pag kinapture na, pagpalagay na, isang king d1 lang. Wala nang kasunod, eh. Diba? Eh, yung momentum ng atake, ang delikading sa black dyan pag naka-rook e7, ah. Okay, yan po mga kamatsyas. Congratulations kay Grandmaster John Paul Gomez sa kanyang magandang pagkapanalo sa board number 2. Silipin natin ang board number 3. Ito, black naman dito si paring Dao, no? Si GM Darwin Lilo. Kalaban niya ay si Fidemaster Verdier Patrice. Okay, nag d4, knight f6, c4, g6, knight c3, nag Grandfeld. Ayan, isa sa paboritong depensa ni GM Dao ay ang Grandfeld defense. Kumapture, exchange, variation ng pinasok, bishop g7, bishop c4, dito pinaka-common yung knight f3, eh. Tapos mag c5, yan ang pinaka-common. Pero second line, bishop c4 ang ginawa, nag c5 syempre para pampressure kagad sa d4. Nag knight e2, nag knight c6, yan, para doble-doble pressure dyan. Nag bishop e3, para todo naman ang pagka-solid defense sa d4. At nag-castle, nag-h4. Yun lang, nag-h4. Ito, bagong ano ito? Bagong talop. Di na tayo umalis sa talop. O para tipid, di ba? O mamaya iba naman sa ibang match na i-analyze natin sa women's division natin. Okay? O, h4. Ang mukhang bagong talop dito. Ah, hindi pa pala bagong talop. Meron pa pala. O mukhang bago eh, no? Kasi usually, nagka-castling na yan eh. O, tingnan natin, hindi pa pala. O, queen a5, king f1, o, bookline pa rin eh. Nag-rook d8, parang na mouse slip eh, no? Pero, o, on the board kasi yung laro nila eh, kaya hindi mouse slip yan. O, nag-rook d8, ayun, lumabas ang bagong Talopsky, mga kamatsyas, na rook d8. Dati, ang mga natalupa na ay b6, h5, ayan, no? At bishop e6. O pagka gumanon, may knight e5, no? Counter attack. Yan ang mga natalupa na. Pero dito, nag-rook d8. Naku, bagong talop. Sariwa, mga kamatsyas. Okay, balik tayo. Nag-queen b3. Tineret ang pawn sa f7. Nag-e6. Siyempre, kailangan sanggahin yan. Nag-d5. Nag-knight e5. Kumapture. Kumapture muna sa c4. Capture, check, capture, queen takes c4, bishop e6, at dito nag-queen takes c5. Teka, magbilangan muna tayo mga kamatsyas.
4 pawns na lang kay GM Darwin at 6 pawns pa kay Verdier. Yun. Pero baba ng rating ni Verdier, no? 2017 lang, no? At dito mga kamatsyas, pakigess nyo po ang ginawa ditong pambihirski na tira ni GM Darwin Lilo. Okay, so bigyan ko kayo ng ilang sandali lang, itutuloy ka agad natin. Start! Maraming salamat! Queen takes A2. Ayun, no? Kinapture lang. Kumbaga, sa isip ni paring daw, eh, sobra ka na. Ako naman ngayon. Nanginain ang mga pawns eh. O, di si paring daw muna yung kumapture sa A2. Yan. Nag-queen C7 check. Ayun, nag-bad move mga kamatsyas. Tumaas ang evaluation bar ng black. Pero tingnan muna natin. Ano ba mangyayari kung tanggapin ang sacrifice queen na yan? May rook D1 mga kamatsyas. Matsyas. Okay. Okay, balik tayo. Nag-queen C7 check. Nag-king G8. Nag-rook E1. Bishop C4. Ay, nagkapinpin tuloy. Bishop D4. Ayun, kinapture lang, capture, rook takes d4. Kinain-kain lang, di pwedeng gumalaw ang knight eh. Nag-king g1, umiwas na. Nag-rook takes e4, pahinog muna. Di pa rin naman makakaalis yung knight, nakapinantore. Nag-h5, rook takes e2, capture, capture, kumapture ha. Mukhang delikado ha. Yun, may queen b1 check. Parang delikado eh. No? King h2 at nag-queen takes g6. So safe na safe. Walang check kasi may bishop. Nag-queen takes b7. Nag-rook e8. Oh, bakit bumaba evaluation bar? Rook d8 daw ang gusto dito. Oh, talaga maselan itong si Stockfish. Ano? Oh, rook e8. Queen takes a7. Queen h6 check. Ah, yun ang idea para may check doon kung sa d8. No, yun ang diferensya. Oh, queen c1 check. King h2. Queen f4 check, king g1, bishop h5. Yun, no? Threatening matchas. Di makapture ang sacrifice bishop. Nag-queen a2 check, bishop f7, sanggalang queen a5. Yun. Sabagay, kahit ano nang tira dito, wala. Talagang lamang ang black dito. Rook e2, yan. Threatening queen takes. Queen a8 check, bishop e8 lang. Queen d5 check, nang gulo-gulo ng mga check-check. King g7, queen b7 check, bishop f7. Nag F3 at dito, nag Queen D4 check. Resign na, di na kayang ituloy. Bakit? O, pagpalagay ng ituloy, pag nag King F1, Queen F2 o kaya Queen D1 matchas. Pag nag King H2, mayroong Queen H4, King G1, Rook E1 matchas. O, lagay dito, mag-resign lang pag mamamatchas eh. Kung isang pyesa lang at dalawang pyesa, mukhang hindi mag-resign eh. Okay. Dako naman tayo sa board number 4, mga kamatsyas, sa ating pambato na si candidate Grandmaster Paolo Bersamina. Ayan, kalaban niya dito, Fide Master, si, grabe, kamuntik maging Van Helsing to. Ah. Van Huland. Oh, kilala niyo si Van Helsing, mga kamatsyas, yung, ha? Yung vampira. Okay, ha? Nag E4 dito, si I.M. Pao, nag E5. Ay, wait lang mga kamatsyas yan. Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Giyoko Piano ang inilabas dito ni I.M. Pao. Nag-Bishop C5, nag-C3, o magdi-D4 na. Knight F6, nag-D4. O, dito kasi pwede rin kasing D3, common din yan eh. Para simpleng depensahan lang ang E4, pero dito dumiretso. Capture at nag-E5, o sharp line ito. Nag-D5, yan talaga ang pinaka-pang-counter dyan. At nag-Bishop B5, Knight e4, c takes d4, bishop b6, nag-knight c3, castle, bishop e3. Sa ganito pagkakataon mga kamatsyas, hindi pwedeng capturein yan. Ha? O, papabor yan. Papabor sa black yan. Magkakaroon ng napakalakas na atake sa d4. Kaya pag may mga ganyang exchange-exchange na hamon, huwag tayong basta-basta susubo at baka mapasubo. Nag-bishop e3 muna, solid muna d4, nag-bishop g4, development with pin pressure, nag-h3, bishop h5. Alamin muna natin ang bagong talop dito, ha? Bookline pa. No? Queen c2, bishop g6, nag-queen b3, bookline pa, knight e7, iwas lang para hindi makapturan at madamage ang pawn structure. Nag-castling lang, nag-c6, bishop d3, nag-knight d2. Ayan, hindi na bago to, tagal na ito eh. Knight takes d2, sacrifice knight pero may bawi din naman sa bishop. Nag-rook fe1, nag-knight f5. Halatang aral na aral itong kalaban natin, no? Nag-knight a4
At nag bishop a6 kasi tiniret yung ano eh no, umatras. Nag knight takes bishop, queen takes bishop. Yan ang sariwang bagong talop. Ayun ni Van Helsing ba? Malupit sa Van Hooland. Ayan oh. Kasi ito na yung dating tinalupan, a6 b6. Okay? Oh, pero balik tayo no, nag queen takes b6. Queen c3, nag queen c7, knight f3, queen d7, queen c2. Ayan, rook fe8, rook ad1. Tamang forma-forma muna ng mga pyesa. h6, nag bishop c1, nag b6, nag b3. Ah, para dito ililipat yung bishop. Ano? Rook ac8, bishop a3, queen e6, g4. Ayun. Kasi sa mga ganito pagkakataon mga kamatsas, baka sumobra ng posisyonan, walang mangyayari na eh. Dapat may paramdam din pag nakaporma na mga pyesa. Ayun, nag G4 na. Knight E7, Knight H4. Ayun, para magna Knight F5. Nag C5, nag F4. Ayun, di na pinansin yung D4. Kumapture at nag Queen F2 lang. Okay, may mga ganyan technique na yes, makakakapture ang kalaban, pero baliwala eh. Diba, makukuha din naman yan, pero ang pinaka-vital dito ay ang paggapang ng pawn storming. May F5 eh. Nag-rook C3, threat ang pawn. Nag-F5, ayan na. Nag-queen C8, kinapture-capture na, pasabog na talaga. F6, boom! Pasabog talaga oh. Nag-rook E8 at nag-knight F5, ayun. Para magkaroon ng knight E7 check. Nag-queen E6 at tuluyan ang bumigay ang nerve dito ni Van. Okay, kasi dito ang tira daw, capturing na daw eh. Yun nga lang, mag-F takes G7. Magulo, no? Buti na lang, yung bishop, eh, sala ang pana. Kung nandito yan at bukas ang wala tong pawn, ay, nako, delikado ang white dyan. Eh, wala eh, nakalihis. No? Gustuhin mang panain ng H1, wala, sa kabilang dako, didiretso yung bala ng pana, hindi tatamaan. O, balik tayo. Nag-queen e6, nag-knight takes g7, ayun, nagka-doble-doble na, no? Kumbaga, naloko na! Nag-queen c6, nag-e6, ay, nako, grabe! Ang tutulis, nag-rook e3, ayun, pinasubo na lang, no? Kasi kung kakapturein ang pawn sa e6, may f7, eh. Pag kinapture, may f takes queen, pag kinapture, then queen takes d4, check, aroy! Lipad ang tore sa c3. Ayun, meron pa ba? Oh, kasi kung ito naman pangka-capture, wala eh. Kitang-kita lamang na puti. Okay, balik tayo. Nag-rook e3 na lang. Kinapture-capture. Queen takes e3. Rook takes na lang. Pinasubo na lang na ganun. Knight takes, F takes, and queen takes h6. Luminis bigla. No? Nag-queen c7 para walang matchas sa g7. At dito mga kamatchas, nag-f7 na. Bigay na, no? Bakit? Pag-capture, rook e1. Ah, gumanon lang. Threat lang yung pawn. Parang sugswang, ano? Nag-queen f3. Ayan na. Sumugod na para makagulo-gulo kumpara sa mag-intay na lang ng hukay ng walang kalaban-laban, mga kamatsas. Wala na eh. Kung aatras, halimbawa, bishop c8, mag-rook e5 na. Oh, wala na eh. Dire-diretso na eh. So, kumbaga, bahala na. Sumabay na. Queen f3. Capture check, king g7, queen d7 check, king h6, rook e6 check, nag king g5 at nag queen d8, tagumpay na naipanalo ang bumubulusok na atake ni IM Paulo Bersamina. Congratulations sa Team Pilipinas, mga kamatsas, lumalabas ang score natin against Monaco ay 3.5 lang ang Monaco. At ito, pakita ko na sa inyo. Ayan. 3.5.5 ang score. Okay, congratulations. At ating silipin ngayon, scroll ko lang pataas, no? Silipin natin ngayon ang pairing ng round number 5. Sino ba ang makakaharap dito ng ating mga pambato? Anong team? Wala pang lineup eh, so team muna, no? Team, ayun, pang number match 20 tayo. Team Philippines versus Sweden. Kung strength ang pag-uusapan, 11.5 tayo, 9.5 lang ang nakuha nila sa cumulative points. Pero sa match, tag 6 points, pareho lang. Kaya nga nakatapat natin eh, sa Swiss system format na ito. Eh. Okay, so sa mga di pa po nakakaalam, schedule for 11 rounds ito, no? Ayun, okay. And 2 points kapag nanalo ang team, kapag draw 1 point binibigay, pag talo 0. Ayan mga kamatsas, so maraming salamat sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo, na-inform, na-update
At isusunod naman natin ngayon ang pasada kung ano ang kaganapang nangyari sa atin namang mga pambato sa kababaihan. Maraming salamat po muli. Naglalambing sa mga hindi pa nakakapag-like, mag-like na kayo ng video na ito. Pang-rating lang po. At sa mga di pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo. Click nyo notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-notify kayo. Ganon din sa ating bagong YouTube channel, I am Rod Twinks para sa English Chess Channel. At sa ating Facebook page, Kamachas, mag-follow na kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.